Sa tapat ito mismo ng Camp Crame sa Bonicerano Avenue sa Quezon City, inangkin ng mga residente ang mga sidewalk para gawing personal na garahe, kaya giniba ng MMDA ang mga ginawa nilang pangkordon. Pero pumalag ang ilang residente. Laki-laki ng binabawas sa tax ko, hindi ako nag-aayabang, 18,000. Magpasalamat ka kasi yung tax mo, tinatrabaho namin. Hindi nga, nagpapasalamat ako, pero proper coordination kayo. May sistema, wala sistema. Huwag naman pong ganun. Sir, huwag naman ganun. Peligro ang dulot ng mga harang na yan sa mga pedestrian na sakalya na napipilitang dumaan. Sa ibang parte, may mali na nga sa makipot na bangketa, ginawa pang tambakan ng basura. Ang isinusumbat sa MMDA ng mga natanggalan ng parking sa bangketa ay ang mismong mga gusali sa tabi nila na nakasapaw na sa sidewalk. Sana ho, pantay-pantay ang mga tama ho. Bakit dito? Tinatama namin yung maitatama namin. Pero yan po, hindi naman ho pwede mag-demolish ng building, sir. Di po ba? Dapat po local yan. Kinakantsawan din ng iba ang clearing operations na ningas kugon lang. Ang mga oras na ito, oray. Malinis. Opo. Pagkatapos, pag wala na kayo, andyan na lahat. I hope we could ban this 24/7. Sir, kung meron so na kami what are you doing about it? We will do what we can do. Based on our mandate. Based on the resources that we have. Tila napagod na rin si Task Force Commander Bong Nebrija na mga tuwiran sa mga residente. Kaya dinedman niya na. Lumipat na lang sila sa isa pang suking lugar na mga dambuhalang truck na illegal na nakaparada sa 20th Street. 62. Naka-anim na po dalawang huli ng illegal parking ang MMDA sa loob lang ng dalawang oras sa dalawang lugar lang. Para sa Unang Balita, Mark Salazar reporting.